Kamusta mga bata? Naaalala niyo pa ba ang iba't ibang hugis na ating pinag-aralan? Subukan nga natin. Sabihin ninyo ang hugis ng larawan na makikita ninyo. Ang bola ay hugis dilog. Ang bubong ng bahay ay hugis tatsulok. Ang panyo ay hugis karisukat. Pinto naman ay parihaba. Ang gulong ay hugis bilog. Ang TV ay parihaba. Ang regalo ay hugis parisukat. Ang banderitas naman ay hugis tatsulok. Eto, ano kaya ang hugis nito? Ito ba ay bilog? Tama, hindi po siya bilog. Ano kaya ang hugis na to? Ito po ay biluhaba. Pakiulit nga po ng 3 beses. Biluhaba, biluhaba, biluhaba. Bakit nga ba tinawag na biluhaba ang hugis na to? Katulad ng bilog, wala din siyang kanto. Ang pinagkaiba nga lang, ito ay medyo mahaba. Ito pa ang mga halimbawa ng mga bagay na hugis bilog haba. Maghanap nga kayo sa inyong bahay ng mga bagay na hugis bilog haba para sa inyong gawain, kunin ang inyong module at tayo ay gagawa ng isang artworks. Meron ba kayong watercolor sa inyong bahay? Kung wala naman, pwede nang gamitin ang inyong crayola. Kulayan ang itlog sa larawan. Meron tayong 3 itlog. Ito ay hugis, bilog, haba. Merong mga nakasulat na linya sa loob ng bilog. Kukulayan niyan ayon sa kulay na gusto ninyo. Maging maingat sa pagkukulay mga anak ha. Pwedeng ang gamitin nyo sa pagkukulay ay watercolor o crayola. Magsimula na kayo. Alam ko kayang-kaya niyan at maganda ang inyong magagawa. Mga bata, huwag niyong kakalimutan ang hugis, bilog, haba. Ulitin nga po ulit ng 3 beses. Bilog, haba, bilog, haba, bilog, haba. Magagaling! Dito na natatapos ang ating klase. Mag-iingat kayo palagi mga anak. Bukas ulit. Paalam!